Pagpalang umaga po sa mga anak ng Diyos na nandito sa United Arab of Emirates at sa Middle East. Ganun din po sa mga kapatiran natin dyan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Pastor Vito LaGuardia ng Door of Faith Church, Sharjah, United Arab of Emirates. Nagagalak po ako na muli kayong makasama sa umagang ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At gusto rin ko po kayong batiin ng Happy New Year. Kumusta naman po ang inyong naging pagsalubong sa bagong taon? Nawa po ay isang mapagpalang bagong taon ang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po. So, sa ating po pag-uumpisa ay hayaan natin na mapupurihan ang ating Diyos. Awitan muna natin ang ating Panginoon. Alayan natin siya ng ating mga papuri, ng ating pag-aawitan. Ano? Ang ating pong kantahin ay Dakilang Diyos, sabayan niyo po ako sa awitin na ito. At papurihan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, o aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sa dating buhay, inibig na tunay. Dakilang Diyos, Panginoon. Dakilang Diyos, Panginoon. Ngayon at kailanman maaasahan kanyang kabutihan. Laging sumasagana kahit saan, kahit kailan. Katapatan niya'y magpawala hanggang at hindi masukat ang kanyang pagmamahal. Misa pa ang ating Panginoon ang katuban. Ang Panginoon ang aking katuban. Tayo'y di iniwan at pinayaan. Hindi siya nang iwan mula sa dating buhay. Inibig na tunay. Oh, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Panginoon. Ngayon at kailanman maaasahan kanyang kabutihan. Laging sumasagana kahit saan, kahit kailan. At ang patay ay magpawalang hanggan. At hindi masukat ang kanyang pagmamahal. Panginoon, ngayon at kailanman maaasahan kanyang kabutihan. Laging sumasagana kahit saan, kahit kailan. Katapatan niya'y magpawala hanggang.
At hindi masukat ang kanyang pagmama. Sa huling pagkakataon, dakilang Diyos, dakilang Diyos Panginoon. Ngayon ay naman maaasahan kanyang kabutihan, laging sumasagana. Kahit saan, kahit kailan, katapat niya ay mapawalang hanggan. At hindi masukat ang kanyang pagmamahal. Hallelujah, tunay nga po, hindi masusukat ang iyong pagmamahal, Panginoon. Lagi kang tapat, O Diyos, magpakailanman. Napakabuti niyo. Kaya naman kayo dakilang Diyos, mapalad kami at meron kaming dakilang Diyos, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Kailanman hindi ka nang iwan, kailanman hindi niyo kami pinabayaan. Kaya pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ka. Purihin kayo. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po kami lumalapit sa umagang ito, O Diyos, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pagsama, O Diyos. At dalangin po namin na kayo po ang patuloy na mangusap sa amin, O Diyos. Dalangin namin na ihanda niyo po ang bawat isa na tumanggap ng inyong pagtuturo, ng inyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan niyo po na maging matagumpay, Panginoon, ang umagang ito, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! At sa aming pag-aaral ay patuloy ka namin makilala, O Diyos. Lumalim ang aming pagkakilala sa inyo at ang aming pananampalataya ay lalo pang lumago, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa inyo. Alam mo yung aming mapag-aralan sa oras na ito, Panginoon, ay hayaan niyo po na manatili, tumimo sa aming mga puso at isipan. Kaya salamat sa inyo na patuloy namin hinihiling ang pagsama ng inyong banal na Espiritu in Jesus' name. Ito po ang aming panalangin. Amen. Ang ating pong talatang gagamitin sa umagang ito ay makikita natin sa Isaiah chapter 43, verse 14 to 19. Isaiah 43 verse 14 to 19. AS, hindi po yung gamit ko. Verse 14 to 19 ng Isaiah chapter 43. Ito po ang sinasabi sa verse 14. Ito ang sinasabi ng Panginoon ninyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Para maligtas kayo, ipapasalakay ko ang Babylonia sa mga sundalo ng isang bansa at tatakas sila sa pamamagitan ng mga barkong kanilang ipinagmamalaki. Ako ang Panginoon, ang inyong banal na Diyos, ang lumikha sa Israel, ang inyong hari. Ako ang Panginoon na gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Tinipon ko ang mga karwahe, mga kabayo at mga sundalo ng Egipto at winasak sa gitna ng dagat at hindi na sila nakabangon pa para silang ilaw na namatay. Pero wag na ninyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo, gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. At gusto ko pong bigyan diin ang verse 18 at babasahin ko muli sa inyo yung sa verse 18 kung ano yung sinabi. Pero huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan. Do not remember the former things nor consider the old. Ang nangyari po kasi dahil sa pagkakasala ng Israel sa Panginoon, napasakamay po sila ng Babylonia at hindi po naging maganda ang kanilang naging karanasan sa kamay ng kanilang kaaway. So naging mapait po ang kanilang karanasan and emotionally they got stuck sa karanasang iyon.
sa karanasang mapait na iyon. They got emotionally stuck. Kaya nga hindi po agad sila makapag-move on sa nangyari sa kanila sa kamay ng kaaway. And that is something that they are holding back. Kaya nahihirapan po silang makamove on. Kaya ang tanong po dito, paano po sila makakapag-move on sa mula sa mapait na karanasan? Paano sila makakaalis sa mapapait nilang karanasan? Alam nyo, meron silang dapat gawin tungkol sa nakaraan para makamove on. There are three steps that they need to do. At ano po ito? Gusto ko pong balikan muli yung ating binasa sa Isaiah chapter 43. Yung ang sabi dito sa verse 15, ako ang Panginoon, ang inyong banal na Diyos ang lumikha sa Israel, ang inyong hari, ako ang Panginoon na gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Tinipon ko ang mga karwahe, mga kabayo at mga sundalo ng Egypto at winasak sa gitna ng dagat at hindi na sila nakabangon pa para silang ilaw na namatay. So in order for Israel to be able to move on from being stagnant from the past, first thing they should do is to remember who is their God and what their God has done for them in the past. Katulad ng binasa natin, alalahanin nila na meron silang Diyos. Di po ba sabi, ako ang Panginoon, ang banal na Diyos, di po ba, yun sabi ng Panginoon, ang lumikha sa Israel, ang inyong hari. Kaya nga, they should remember who is their God. At ano pa sabi? Kung ano, alalahanin din nila kung ano yung ginawa ng Diyos, ng Israel, noon pa man para sa kanila. Di po ba? Ang sabi sa verses 17, tinipon ko ang mga karwahe, mga kabayo at mga sundalo ng Egipto at winasak sa gitna ng dagat at hindi na sila nakabangon pa. Yan po yung ginawa ng Diyos sa Israel nung itinakas sila sa Egipto. Nahati ang dagat na pula at yung sumunod yung kalaban, biglang bumagsak na lang sa kanila yung pader ng tubig at nalunod ang mga kalaban, ang mga Egipto. Ganyan po yung ginawa ng Panginoon, ng Diyos sa kanila. Kaya nga, para makapag-move on sila sa nakaraan, ang gagawin nila is alalahanin nila kung sino ang kanilang Diyos. At alalahanin nila kung ano yung nagawa na sa kanila ng Diyos, lalo na yung niligtas sila sa kamay ng kaaway. Kaya nga po ay they should remember who is their God and what their God has done for them in the past. Alalahanin nila na meron silang Diyos at kung ano ang nagawa ng Diyos ng Israel noong paman para sa kanila. Kung napasakamay man sila ng Babylonia, dapat pa rin isipin ng Israel na ililigtas sila ng ating Diyos laban sa kaaway nila tulad ng dati, di po ba? Obviously, hindi magandang pakiramdam ang mabihag ng kaaway. Ano po? Ang pahirapan, ang patayin, ang alilain, hindi po talaga yan magandang karanasan. Mapait man ang naging karanasan nila sa kaaway, pero ang nais ng Diyos sa Israel ay alalahanin nila na siya pa rin ang Diyos nila. Hindi pa rin nagbabago ang Diyos nila. Ang kanilang tanging tagapagligtas, ang Diyos na banal. Nais ng Diyos na alalahanin ng Israel ang nagawa ng Diyos sa kanila, lalo na yung inilabas sila sa Egypto. Ang Diyos na lumikha ng Israel, ang kanilang hari. Dapat nilang alalahanin ito, ang kanilang Diyos na hindi pa rin nagbabago. Kaya nga, hindi dapat silang panghinaan knowing that they have sovereign God and a faithful God na pwede pa rin nilang pagkatiwalaan. Ganun, alam niyo mga kapatid, ganun din sa ating mga Kristiyano, ano po? Ano ba yung something in the past that you cannot move on? Ano ba yung mga bagay that we are holding back that cause us not to move on?
maaring meron kang bad experiences, hindi magandang mga pangyayari, maaring nasaktan ka, natakot ka, napabayaan ka, nakalimutan ka, inaway ka dati, kaya hanggang ngayon, you still have grudges in your heart at di ka pa rin makalimot. Nahihirapan kang makamove on. Kapatid, ang Diyos ng Israel, alam nyo, ay Diyos din natin. Amen po ba? Because we have also sovereign God na kaya tayong iligtas sa anumang kinasasadlakan nating sitwasyon kahit sa hanggang ngayon. At alam nyo po ang isa pa, we have also faithful God na kailanman di nagkukulang sa atin. Lagi siyang tapat. Kung tayo nga ay nagkakasala sa Panginoon, kung tayo nga ay nakakalimot sa Panginoon, pero alam nyo, ang Diyos natin, lagi siyang tapat sa atin, sa kanyang mga anak. Kaya all we need to do is to remember that we have God and what He has done in our lives. Kaya nga, kapag babalikan natin, iisipin natin ang ating Diyos na makapangyarihan, na banal na Diyos, na tapat na Diyos, faithful God, sovereign God, we can start thinking na pwede na, we can put our trust in Him. Pwede pa rin natin siyang pagkatiwalaan. Ano man yung mga nag-hold back sa atin sa nakaraan. Kasi nga, kilala natin kung sino ang Diyos natin, yung buhay na Diyos. At lalo na kung babalikan natin yung mga bagay na ginawa, yung mga mabubuting ginawa sa atin ng Diyos sa ating buhay. Aalalahanin natin yung nakaraan na kumilos sa atin ang Diyos sa ating buhay, ay makakalimutan natin yung mga bad experiences sa ating buhay. Di po ba? God is also reminding us that we are precious to Him. Yan ang isa ang dapat natin tandaan. Kaya nga, knowing all of this, mga kapatid, ang dapat na inaalala po sa nakaraan ay yung mga makakapagpasaya sa atin. Yun yung mga dapat inaalala sa nakaraan. Ang dapat na inaalala ay yung magpapalakas sa iyo. Yung magpapalakas sa atin. Sabi nga sa Salmo chapter 59 verse 9, ang sabi, O Diyos, Ikaw ang kalakasan, maghihintay ako sa inyo dahil Ikaw ang aking tagapagtanggol. Kung iisipin natin ang ating Diyos, ang Diyos ang ating kalakasan, magiging malakas tayo. Maaari sabihin natin, mahirap mag-move on. Kasi ganito ang sakit, ganyan-ganyan. Ganito yung aking yung nangyari dati. Pero kung ang itutuo natin ang ating mata sa Diyos, aalalahanin natin kung hindi kung ano yung nangyari sa ating mapapait na karanasan at ang ating at itutuo natin ang ating sarili, ang ating mata sa ating Panginoon, aalalahanin natin kung sino siya, kung gaano siya kakapangyarihan, kung ano yung mga nagawa sa atin, natitiyak ko kapatid, makakapag-move on tayo. Amen po ba? Kaya nga, ang ating Diyos ang kalakasan. Ang ating kalakasan. Kaya kapatid, alalahanin mo ang Diyos kung sino siya. Siya ang Diyos na laging tapat. Ang Diyos na makapangyarihan na ating matatakbuhan. Ang Diyos na hindi bumibigo. Amen po. Number two, na dapat gawin, forget something in the past that could not help. Ulitin ko po, forget something in the past that could not help you. Tulad po ng Israel, ang kinakalimutan sa nakaraan ay yung mga bagay na hindi nakakapagpalakas. Yung mga bagay na hindi nakakapagpalakas sa iyo. Ang mga bagay na kinakalimutan sa nakaraan ay yung mga bagay na nagpapanumbalik ng lungkot mo. Yung mga bagay na alam mong makakapagpanumbalik ng takot. Yung mga bagay na alam mong makakapanghina sa iyo.
yung mga bagay na alam mong makakapaggulo sa isipan mo, yan yung mga bagay na dapat kalimutan sa nakaraan. Sa Efeso, ano sabi sa Efeso? Chapter 4, verse 31, ang sabi, alisin nyo na ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Yung mga negative things, yung mga negative thoughts, hindi yan yung mga bagay na binabalikan sa nakaraan. Di po ba? Kasi katulad yung nauna kanina na dapat gawin, ang inaalaala ay ang Diyos na magpapalakas sa atin. Ang mga inaalala natin yung mga bagay na magpapasaya, yung mga bagay na magpapalakas sa atin. Kaya nga lalong-lalo na ang alalahanin natin ay ang Diyos, kasi ang Diyos ang source ng ating kalakasan. Yun yung mga alalahanin. At sa number to nga, gagawin natin ay kakalimutan naman natin yung mga bagay na negative thoughts, yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin, yung mga bagay na magpapanumbalik ng ating galit, takot, panghihina, pagdududa. Yan po yung mga dapat nating alisin. Yung katulad din sinabi sa Efeso, yung mga bagay na hindi magaganda, mga sama ng loob, galit, pag-aaway, pangbubulyaw, paninira sa kapwa, at pati na lahat daw ng uri ng masasamang hangarin. At iyan yung mga bagay na hindi na binabalik-balikan sa nakaraan. So no need for us to remember the former things or ponder the trouble of the past, because we are encouraged to keep our eyes to God alone. Kaya nga, yun lang ang ating ang ini-encourage sa atin. When it comes to our past, ay hindi natin dapat balikan yung mga negative thoughts, kasi nga we should focus our eyes to God alone. Kaya nga masasabi natin ngayon, past is past. Past is past. Nangyari na. Ang nangyari ay nangyari na. At kung hindi magandang karanasan, hindi mo na dapat pambalikan. Di po ba? At ano pa yung number three na dapat natin gawin na may kinalaman sa ating nakaraan para makamove on tayo? Ang sabi, move forward with anticipation to what God would do. Move forward with anticipation to what God would do. Sumulong tayo na umaasa kung ano ang gagawin ng Diyos sa atin. Kailangan nating humakbang, patuloy tayong humakbang, patuloy tayong sumulong. At sa ating pagsulong, ay abangan natin kung ano yung gagawin ng Diyos sa atin. Ayan yung number three na dapat natin gawin para makamove on tayo from the past, lalo na yung mga past natin na hindi maganda. Anong sabi sa verse 19, yung ating talata? Isaiah 43, chapter 19, ang sabi, dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. God has made commitments, mga kapatid. God has made commitments. At alam nyo, mga kapatid, makakaasa tayo that He always keeps those commitments. What He has said will bring to pass. Kaya nga mangyayari at mangyayari, anuman ang kanyang sabihin, anuman ang sabihin sa atin ng Diyos, mangyayari at mangyayari yan. Hindi siya bumibigo sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Hindi bumibigo ang ating Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Kahit nga walang daan, gagawa siya ng daan. Kahit toyo at mainit sa disyerto, kaya niyang gumawa ng bukal sa disyerto. Di ba nga, walang mahirap at walang imposible sa Diyos. Di po ba? Jeremiah chapter 32 verse 27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao,
Meron bang bagay na hindi ko magagawa? Kaya mapalad tayo mga kapatid. Mapalad tayo dahil ang Diyos natin walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Kaya nga, in order to move on from the past, lalo na sa mga di magagandang karanasan, is to move forward at panghawakan natin ang pangako ng Panginoon sa atin. Abangan natin kung anong gagawin ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Yun yung ating dapat abangan. At kaya at pag ginawa natin yung tatlong steps na yan, natitiyak ko mga kapatid, makaka-move on tayo sa ating nakaraang hindi maganda. Amen po. Ngayon ay gusto ko muling kumustahin kayo kung paano nyo sinalubong ang bagong taon. Sumalubong ba kayo sa bagong taon na daladala pa rin ang bigat na pinagdaanan nyo nung nakaraang taon o yung mga lumipas na taon? Kapatid, it's easy to get stuck in the past and be held back emotionally by what happened yesterday. But the only way to truly welcome the new year, the only way to truly welcome the fresh start is to move forward with God. Yan po ang ating dapat gawin. Move forward with God. Amen po. Sige po, tayo po ay dumako sa panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa minsan pa na pagsama nyo sa umagang ito. Tunay na salamat po sa katagumpayan, Panginoon. At salamat sa inyong pagtuturo. Salamat sa mga salita ninyo na narinig namin sa umagang ito. Tunay, O Diyos, hayaan nyo po na anuman yung aming narinig, anuman yung aming natutunan, Panginoon, ay tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon. Hallelujah. Maging patuloy naming kalakasan, lalo na po sa aming paghakbang bilang mga Kristiyano. Tulungan niyo po kaming makamove on. Makamove on sa nakaraan. Kung may mga nakaraan kaming hindi magaganda, na nahihirapan kami na makalimutan, nahihirapan kami makamove on, Panginoon. Tunay, O Diyos, na totoo nga na Ikaw ay ang aming sovereign God, makapangyarihang Diyos, at walang mahirap para sa inyo, walang imposible sa inyo. Kaya, Panginoon, turuan mo kami, ipalaalam mo sa amin lagi na ang dapat namin gawin ay i-focus namin, Panginoon, ang mata namin sa inyo, maging sa mga nakaraan, sa mga lumipas naming karanasan. Ang pagtuunan namin ay hindi yung mga mapapait na nangyari, kundi ang aming gawin ay ituon namin kung sino ang aming Diyos, na meron kaming Diyos na hindi nagbabago hanggang ngayon. Laging tapat na Diyos. At alam namin, Panginoon, ang kalakasan ay magmumula sa inyo. Kaya nga, Panginoon, salamat sa inyong pagtuturo. Tulungan niyo kaming makalimot sa mga mapapait na nakaranasan, yung mga bagay na hindi maganda. Tulungan niyo po kami na makalimutan namin ito, O Lord. Hallelujah, yung sakit, yung takot, Panginoon, yung hinanakit, Panginoon. Tunay, O Diyos, lahat ng mga negative thoughts in Jesus' name, tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo kami makalimot, Panginoon. Tulungan niyo kaming huwag naming isipin pa yung mga hindi magagandang bagay, yung mga masasamang bagay, Panginoon. Higit sa lahat, O Diyos, tulungan niyo kami na magpatuloy na humakbang sumulong na merong pagtitiwala sa inyo, na sumulong kami, humakbang kami, at mag-abang kami sa gagawin nyo sa buhay namin, Panginoon. Kaya salamat sa inyo sa umagang ito. Hallelujah. Napakabuti nyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. At dalayan ko po, Panginoon, ang inyong mga anak, O Diyos, nakikita nyo po ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Magkakaiba man, O Diyos, ang aming mga pinagdaraanan, mga problema, mga pagsubok na kinakaharap. Tulungan niyo kaming
mag-look forward, Panginoon, move forward na kasama ka namin. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa aming mga kinakaharap ngayon, O Diyos, ikaw ang madakila, ikaw ang mapapurihan sa bawat buhay ng inyong mga anak. Yung mga kapatid namin ngayon na nakakaranas ng sakit, karamdaman, hindi man namin masambit ang mga pangalan isa-isa, O Lord, tunay, O Diyos, na wala ngang imposible sa inyo. Kayo ang aming dakilang manggagamot, Jehovah Rapha, Panginoon. In Jesus' name, padaluyin niyo nga po ang inyong pagpapagaling, Panginoon. In Jesus' name, O Lord. Hallelujah. Kayo po ang patuloy na magpapala sa inyong mga anak. Huwag niyo nga pong pagkukulangin, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat kayo po ang patuloy na magbibigay ng double protection sa inyong mga anak. Magkakaiba man kami ng lugar sa oras ngayon, Panginoon, sa oras na ito, magkakaiba man kami, magkakahiwalay man kami, Panginoon, magkakaiba man yung aming mga lugar, bansa na kinaroroonan, pero alam namin na patuloy nyo, kaya nyo pa rin kaming abutin at ingatan, Panginoon, at patuloy nyong samahan, Panginoon. Kaya salamat sa inyo, tunay o Diyos, na ikaw lamang ang madakila sa bawat isa. Ito lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa at God bless po. Paalam po sa inyo.